Sa premyadong dokumentaryong Salat ng Real Time, marami ang naantig sa kwento ng batang si Mary Rose at ng kanyang mga kapatid na halos araw-araw nakararanas ng gutom. Naging daan ang pag-ere sa kanilang mga istorya para sumilip ang pag-asa. Sa pinarangalang dokumentaryong Salat ng programang Real Time, taong 2013, itinampok ang kwento ng batang si Mary Rose na noon 10 taong gulang. Inabutan ng programa ang bagong gising lang noong si Mary Rose, umiiyak dahil wala siyang sabong pampaligo. Parang umiyak, negra, para ka naman, ano ka ba? Kaya ang kanyang ina nang hiram muna ng sabon sa kanilang kapitbahay. Isa ang kanilang pamilya na nabubuhay sa kahirapan sa Parol at Tondo sa Maynila. Lahat ng magkakapatid may kanya-kanyang karamdaman. May mga araw raw na wala silang makain. Minsan po wala po kami kanin. Kasi po ano, wala po kami. Pero hikahusman sa buhay, pursigido si Mary Rose na makatapos ng pag-aaral. Gusto ko pong mag-aral para pong makatulong sa magulang ko. Matapos maipalabas ang dokumentaryo, bumuhos ang tulong para sa kanila mula sa loob at labas ng bansa, kabilang na ang pagbibigay sa kanila ng bagong bahay sa Bulacan. Muli naming binisita sina Mary Rose. Sakto namang birthday niya noon. Masigla at mas malusog na ngayon si Mary Rose. Malayo sa kondisyon niya noon. At kung dati, problema ang susunod nilang ipanlalaman tiyan, ngayon, nakakakain na raw sila sa oras. Mas maayos po yung buhay namin dito. May mga nakakain po kami, may natutulugan po kami. Nakakapag-aral po kami ng maayos. Dito po yung kwarto namin ni Marian. May kutsyon na po kami. Yung sa Tondo po, wala po kaming kutsyon. Sa side lang po kami nahihiga. Dito po yung kusina namin. Dito po nagluluto si Mama ng pagkain namin. Tapos ito po yung CR namin, dito po kami naliligo. Ngayon po, may sabon na kaming ginagamit. Dati po, wala po kami sabon na ginagamit. Dahil din sa mga tumulong, naipagpatuloy ni Mary Rose ang kanyang pag-aaral. Second year high school na siya ngayon.